Magandang araw, ating tatalakayin ang ikatlong aralin para sa ikalawang markahan, ang impluwensya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. Ang most essential learning competencies na ating dapat matutunan sa araling ito ay natataya ang impluwensya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang una, natatalakay ang kahulugan ng sinocentrism at divine origin. Ang ikalawa, nasusuri ang iba't ibang kaisipang Asyano na nagbigay daan sa paglinang na pagkakakilanlang Asyano. At ang ikatlo, natutukoy ang kahalagahan ng kaisipang Asyano sa paghubog ng mga tapat at mabuting pinuno ng mga sinaunang kabiyesnang umusbong sa Asya. Bago natin simulan ang pagtalakay, atin munang baliktanawan ang ating mga natutunan sa nakalipas na aralin. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot na inilalarawan ng mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang ang sagot. Unang tanong, tawag sa paaralan ng mga Sumerian o mga taga-Sumer. Kung ang sagot mo ay Eduba, tama ka. Ang ikalawang tanong, sistema ng pagsulat ng mga Sumerian. Kung ang sagot mo ay cuneiform, tama ka. Ang ikatlong tanong, paniniwala sa maraming Diyos. Kung ang sagot mo ay politeismo, tama ka. Ang ikaapat na tanong, rehiyon na mataba ang lupa. Ito ay matatagpuan sa kanlurang Asya. Kung ang sagot mo ay Fertile Crescent, tama ka. Ang ikalimang tanong, pinakamatandang epiko sa daigdig. Kung ang sagot mo ay Epic of Gilgamesh, tama ka. Ang ika-anim na tanong, pinakamatagal na dinastiyang Chino. Kung ang sagot mo ay Shang o dinastiyang Shang, tama ka. Ang ikapitong tanong, nagpasimula ng pagkuha ng pagsusulit sa serbisyong sibil. Kung ang sagot mo ay Han o dinastiyang Han, tama ka. Ang ikawalong tanong, nagpatayo ng Grand Canal. Kung ang sagot mo ay Su o dinastiyang Su, tama ka. Ang ikasyam na tanong, pinamumunuan ng legalistang pinuno. Kung ang sagot mo ay Qin o dinastiyang Qin, tama ka. At ang panghuling tanong, paniniwalang alamat lamang o pinaniniwalaang alamat lamang. Kung ang sagot mo ay Epic of Gilgamesh, tama ka. Ngayon ay handa na tayong alamin ang ating paksa. Ito ay ang mga kaisipang Asyano. Ang mga kaisipang umusbong sa Asya ay tinuturing na malaking ambag sa makabagong panahon. Ang mga kaisipang ito ay naging batayan sa matatag na kayarian sa lipunan, politika, relihiyon, at paniniwala.
Ang sinocentrism o sinocentrismo ay isang paniniwala ng mga sinaunang Tsino na ang kanilang bansa ay ang sentro ng mundo at ang kanilang lahi ang pinakamataas sa lahat. Ang Songgu o gitnang kaharian ang tawag ng mga Tsino sa kanilang bansa. Ang katawagang ito ay nag-ugat sa kaisipang sinocentrism. Ang emperador ang tawag sa pinuno ng sinaunang China. Ito ang pinakamataas na antas sa panunungkulan. Nakabatay ang prinsipyo ng Mandate of Heaven sa pamumuno ng emperador. Tinatawag din siya ang anak ng langit o Son of Heaven dahil naniniwala ang mga Tsino na ang nasa kanya ang basbas ng langit upang pamunuan ang imperyo. Dahil dito, taglay ng emperador ang lubos at walang takdang kapangyarihan. Bilang pinakamataas na pinuno, isinasagawa ng mga Tsino ang koto o ang pagyuko sa harap ng emperador bilang tanda ng pagkilala sa kapangyarihan. Gayunpaman, maaaring mawala sa emperador ang kapangyarihan o basbas ng langit sa pamamagitan ng mga pangyayari sa kapaligiran. Kung patuloy ang katahimikan at kaayusan sa lipunan at mananatiling maunlad at mayaman ang buong imperyo at walang sakunang mananalanta, nangangahulugang itong taglay pa din niya o taglay pa rin ng emperador ang basbas ng langit. Ngunit, kung kabaligtaran ng mga ito ang nangyayari, nangangahulugang ito ng pagbaba ng emperador sa kanyang trono dahil sa paniniwalang wala na sa kanya ang basbas ng langit. Sibilisado ang tawag sa mga tao o lahing tumatanggap sa kanilang lahi. Samantalang barbaro naman ang tawag sa mga lahi at lupaing hindi tumatanggap sa kanilang kultura at paniniwala at hindi namumuhay ng tulad ng mga Tsino. Ang paglaganap na paniniwalang sinocentrism sa Silangang Asya ay nagbunga ng malawak na impluwensya sa kulturang Tsino sa mga bansa hanggang sa kasalukuyan. Mga kaisipang umiral sa Tsino sa panahon sa China sa panahon ng mga nag-aalitang estado. Malaki ang kinapanan ni Confucius sa maayos na pamahalaan ng mga Tsino. Ang ideya at teorya niya ay nagbigay sa lipunan ng may maayos na pamahalaan. Si Confucius ay pinanganak noong August 27, 551 BCE. Ipinanganak siya sa Kufu Shu Dynasty, China. Kilala din siya sa tawag na Kufung Che, na ang ibig sabihin ay kung ang scholar. Sa kanya nang galing ang kasabihang, "Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo." Si Confucius ay kilala rin sa tawag na dakilang pilosopo ng China. Siya ay sumakabilang buhay noong November 21, 479 BCE, matapos ang isang taon na mawala ang kanyang anak na si Chulu. Naniniwala siya na maibabalik lamang ang maayos na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng limang maayos na relasyon. Ito ay ang mga una, relasyon sa pagitan ng namumuno. Ang ikalawa, relasyon sa pagitan ng nasasakupan. Ang ikatlo, relasyon sa pagitan ng ama at anak. Ang ikaapat, relasyon sa pagitan ng mag-asawa. At ang ikalima, relasyon sa pagitan ng nakakatandang kapatid. Ang
dinastiyang Qin ang unang gumamit ng kaisipang legalista. Ang kaisipang ito ay taliwas sa kaisipan ni Confucius. Naniniwala ang mga legalista sa pamahalaang otokratiko. Ang otokrasya mula sa salitang Griego na oto o sarili, kratos o kapangyarihan o pamahalaan. Ang sistema na pamahalaan kung saan ang kataas-taasang kapangyarihan ay hawak ng iisang tao lamang o otokratiko. Si Shi Huangdi ay isa sa mga emperador na gumamit ng kaisipang ito. Sa kanyang pamumuno mula sa gabay ng kanyang punong ministro na isang legalista na si Li Si. Ang mga nagawa ni Shi Huangdi, ipinagawa niya ang Imperial Highway. Pinapatay niya ang mga daan-daang scholar na Confucian at ipinasunog ang mga aklat. Ipinagawa niya ang bantog na Great Wall of China. Nang mamatay si Shi Huangdi, agarang pinungsan ni Liu Bang ang mga katunggali sa kapangyarihan at itinatag ang sentralisadong pamahalaan. Di tulad ni Shi Huangdi, iniwasan ni Liu Bang ang mga legalista dahil gusto niyang makuha ang simpatya ng tao. Ang mga nagawa ni Liu Bang, pinagawa o nagpagawa siya ng mga kanal at dike. Pinagpatuloy ang pagpapagawa ng Great Wall of China. At ang ikatlo, binabaan niya ang buwis at pinagaan ang mga mahihigpit na kaparusahan. Nang mamatay si Liu Bang, pumalit ang kanyang apo na si Wu Ti. Napaalis niya ang mga nomads na nais manakop. Pinagpatuloy niya ang sentralisadong pamahalaan. Pinalawak ang imperyo. Sa kabila ng maayos at matiwasay na pamumuhay ng mga Han, di pa din nawala ang issue sa pagitan ng mahirap at mayayaman. Isa sa mga naging problema sa mga Han ay ang paghahati ng mana. Ayon sa tradisyon ng mga Chino, hahatiin ang mga lupain sa mga lalaking anak. Dahil dito, nahirapan ang mga magsasaka na mahihirap sapagkat paliit na paliit ang hatian ng kanilang mga anak. Malaki man ang impluwensya ng China sa kultura ng Japan, may sariling paniniwala at kaisipang pinagbatayan ang mga sinaunang Hapones ukol sa pinagmulan ng kapangyarihan ng kanilang mga emperador. At ito ay tinatawag nilang Divine Origin, ang diyosa ng araw ng Japan. Ayon sa Kojiki o Records of Asian Matters, isinulat noong 712 CE, ang kapuluan ng Japan ay nabuo dahil sa pagmamahala nila Izagani at Izanami. Paglipas ng ilang buwan, isinilang ni Izanami si Amaterasu. Ipinadala ni Amaterasu ang kanyang apo na si Ninigi sa pulo ng Kyushu upang doon mamuhay. Ang kaapu-apuhan naman ni Ninigi na si Jimmu ang kauna-unahang emperador ng China o ng Japan. Kauna-unahang emperador ng Japan noong 660 BCE. Simula noon, tanging sa lahi na lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng Japan, taliwas sa paniniwalang Chino. Hindi naniniwala ang Japan sa Mandate of Heaven. Dahil dito, hindi maaaring palitan ang kanilang emperador o tanggalin sa katungkulan. Sa kasalukuyan, hindi na itinuturing na Diyos ang kanilang emperador. Ngunit, lubos pa din ang paggalang nila dito. Nanatili ang emperador ng Japan bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones hanggang sa kasalukuyan. Katulad ng Japan, malaking impluwensya rin ang kulturang Chino sa sibilisasyong nabuo sa sinaunang Korea. Naniniwala ang mga sinaunang Korean sa Divine Origin.
bilang kaisipang pinagbatayan sa pinagmulan ng kapangyarihang kanilang pinakaunang hari, Divine Origin, ang prinsipe ng langit ng Korea. Ayon sa alamat, si Tangun Wangyum ang nagtatag ng unang kaharian sa Korea. Noong unang panahon, si Prinsipe Wangnung, anak ng Diyos ng kalangitan na si Wanin, ay nagnais na bumaba mula sa langit at nanirahan sa daigdig ng mga tao. Nang malaman ang ninanais ng anak, ay naghanap si Wanin ng mataas na kabundukan at natagpuan niya ang Mount Taibak na nagsilbing panirahan ng nasabing prinsipe. Nang makapanirahan na sa lupa ang prinsipe, itinatag niya ang lungsod ng Diyos. Tinuruan niya ang mga nasasakupan na kalaman sa agrikultura, paghahabi at pagkakarpintero. Bumuo din siya ng mga batas upang maging gabay sa pagtukoy ng mabuti at masama. Siya ay sinasabing nakapag-asawa ng isang oso na naging isang magandang babae. Sila ay nagkaanak at pinangalanan itong Tangun Wangyum na nagtatag ng kaharian ng Gojoseon. Namuno siya rito sa loob ng 1,500 taon. Sa kabila ng pangyayaring naganap sa Asia, ang mga paniniwalang ito ay malaking ambag sa kasalukuyang kaisipan natin, lalong-lalo na sa mga bansang China at Japon. Ang mga kaisipang ito ay nagbunga din ng mga positibong epekto sa kasalukuyan. Ang kaisipan ni Confucius ay lalong nagbukulod sa mga pamilya na siyang naging batayan sa pagkakaroon ng isang maayos na pamilya. Ang divine origin ng mga Hapones ay nagbigay sa kanila ng di matatawarang paniniwala sa kanilang lakas at kapangyarihan ng kanilang lahi. Kaya noong 2nd digmaang pandaigdig, isa sila sa mga naging makapangyarihang bansa. Tandaan, ang kaisipang Asyano ay sumasalamin sa ating kulturang pinagmulan. Ang mga kaisipang ito ay siya ring humubog sa mga pinuno. Naging batayan din ito ng mga sa pagbuo ng iba't ibang imperyo sa Asia. Hindi man natin maikakatwa na ang mga kaisipang ito ay patuloy na nakikita sa bawat isa sa atin. Maging ito ay uri ng pamumuhay, pamahalaan, at relihiyon. Ngayon ay tapos na natin pag-aralan ang patungang tungkol sa kaisipang Asyano. Handa ka na sa mga inihandang pagsubok ng iyong guro. Maraming salamat sa iyong paikinig.